Mga Pops, ingat sa mga nakikilala lang online. Baka catfish yan o yung mga magnanakaw ng katauhan. Scary, di ba? Pero mas nakakatakot dahil tumaas ang kaso ng catfishing ngayong pandemya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Teresa Ormatang. Oops mga kapatid, sino yung katext ninyo? Mga nakilala nyo lang ba yan online? Ngayon na limitado ang pagkikita natin sa personal, baka kung sino-sinong kinikilala natin sa internet na di ka sure, catfish pala. Ang catfishing ay paggamit ng fake persona sa pag-aakit ng isang tao na makipagrelasyon. Noong 2017, nakilala ni Nico ang isang babaeng nagpakilalang Gab sa Tinder. Halos isang taon daw sila nag-uusap pero never pumayag si Gab mag-video call at ilang beses siyang hindi sumipot sa date. Umabot na sa breaking point na, ano ba tayo? Doon ko na siya hinuhuli. Inuulit-ulit ko lang yung tanong ko sa kanya, like personal things yan. Tapos parang hindi na nagkakonnect yung stories niya. So parang doon ako nagduda. Pagdig niya raw sa social media ni Gab, napansin niya na mukhang nakaw lang yung pictures. Nang ma-realize niya to, binlock na niya si Gab at hindi na kinausap out of heartbreak. Kung bakit umabot daw ng ganong katagal, ang sabi ni Nico, the way she speaks, sobrang ang galing niya magsalita na manipulate ako. Ganon din daw si Tiffany nang lokohin naman siya ng isang lalaking nagpakilalang Justin sa Twitter. Pinabawian niya ako through 24/7 text and call. Talagang tinarget niya yung emotional feelings ko kasi ewan ko, siguro ganun siya kagaling mag-manipulate. Ang nakakatakot nang i-expose si Justin sa isang Twitter thread, alam ni Justin ang address niya. Kunwaring friends niya, sinethreaten din ako na kung hindi mo na-delete, ganyan, pupuntahan ka namin. Pinabayaan naman din sila ng catfish nila. Sa batas, pwede itong maklasify na computer-related identity theft. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ito ang fourth highest na cybercrime na tumaas ng 11.57% noong nag-ECQ. At pwede pa raw dumagdag ang kaso kung may pera at intimate images na hiningi sa inyo. Kung nakahingi ng pera, ano naman po yun, estafa. Then kung ano nga po, nude photos, possession po ng nude photos is RA-995 or yung anti-photo and voyeurism Act of 2009. Then pag nanghingi po ng pera gamit yung nude photo, so papasok naman po siya sa robbery extortion po. So ganun po, interconnected po lahat yung mga cases natin sa cybercrime. Kaya kung jowang-jowa na kayo ngayong pandemic, mag-iingat lang sa mga nakakausap online. Hindi man kayo manakawan ng pera o personal information, baka manakaw naman ng inyong mga puso. Naku, masakit din yun. Teresa Ormatang po, hatid ang mukha ng balita.